Morning. Morning. Sasabihin ko dito. Good morning po. Ako si Arjo Lansay at meron po ako mga classmate ko dito na invite. And this is my first time to talk in a Reway forum. And may mga ilan lang akong experiences na pwedeng i-share. Magtaka nga kayo Malu. Eh, ma'am, Malu. Mag-share ka lang, sabi niya. Parang to, konti pa lang siya, no? To give a real, a real experience for what I have. Yung brother ko, yung wife ng brother ko ay nagda-dialysis siya since 2008. Nagkaroon siya ng kidney problem. Na-opera yung kidney niya, tapos nung nag-transplant na siya, tapos nag-fail yung transplant after 3 years, nag-fail na ulit yung kidney. So talagang nagda-dialysis siya. Until now, nagda-dialysis siya. Pero yung last December, nagkaroon siya ng ng problem dun sa kanyang tenga. Sakit-sakit ng tenga niya. Tapos, tinulong ko sa brother ko, ano yung naging sakit ng wife mo? Sabi niya, tinnitus. Tinnitus, sabi niya. So, yun pala, pangalawang attack na ng mga tinnitus niya. Sabi niya, Myra is, yung Myra yung pangalan mo. Myra is now completely dead. Hindi na makakarinig kasi November na bini na siya, parang pumutok yung nerve sa kanyang left, sa kanyang right ear. Tapos noong December, kinuwento niya, sabi niya, bini na si Myra completely kasi pumutok naman yung left ear niya. So, kumusta na siya, natungin, yung halong ko, wala siya marinig kahit halong ko, wala lang po kapansin sa kanya, I mean, kahit umahanap niya, kahit kausapin siya, hindi niya marinig, or yung gano'n, Tapos sabi ko, itry mo nga itong port chip, bumili ako kay Malu. Malu, pwede lang dito ng port chip kasi bibigay ko sa Mayra, no? Tapos yung binigay nila, nagpasalamat sila, tapos pinray over nila yun. Tapos after 10 days, kinumusta nga, kumusta na si ano? Si May. Sabi niya, kuya, nakarinig ng kulo. Kumulo, narinig niya. Tapos, yung kalampag na pinto pagsara, narinig din niya. Wala lang ibang intervention na ginawa eh. Kasi yung right ear nga niya, talagang nawala na, Tapos ito, nakarinig siya. Sabi ko, kahit anong gawin mo, kapag wala kang intervention dyan, hindi na yung makakarinig. Di ba? Kaya natuwa ako. Tapos late December, niyaya niya kami sa riyayan, mag-vacation doon. And I found out na binubulong sa kanya, naririnig niya. Yung pag binulong sa kanya, yung ganito, hindi niya makaintindihan, pero may naririnig siya sa sound. Pero nung nagkukwentuhan kami, malakas nga yung boses niya, alam niyo, pagka wala kami sa loob, pagka umagap pala, salita siya ng salita. Ang lakas ng parang nabubula, wala niyo, parang may nakaawa, di ba? Pero talaga nagsasalita lang siya. And nung nagkukwentuhan na kami, sabi ko, Merry Christmas. Hindi doon yung tungo ng salita niya, yung response niya. Binulong nung husband niya, ni Warren, Merry Christmas ka.
dito sa Levi. Ay, oh, Merry Christmas, oh, Merry Christmas din. Sabi ko, kayo na, Merry Christmas. And thanks God. Ang isa, Ivan, ito si Myra ngayon, ano? At, maayos na siya. Although, nagdadialysis pa rin siya, pero yung aura niya ay mas magayos na ngayon kaysa sa nung hindi pa siya nag-upulkir. Sabi ko, tuloy lang natin to and continue sharing that experience para makatulong ka din dun sa mga nagdadialysis. Kasi mga namin sa classmate sa dialysis, gumraduate ni. And siya, ang dilan pa rin siya. No? And I'm still believing in the power of this this stem cell. Kasi natuwa ko din sa isang sabi nila, stem cell, we are not medicine, we are living cell. Yes. Diba? Oh, ano? Kasi yung medicine, medicine to cure, di ba? Parang intervention sa medicine, no? Pero ito cell. At nakita ko ang galing ng stem cell na nag-multiply siya ng organ. And I interpreted that doon sa tenga niya na dahil ka-rupture lang yung nerve, naghiwalay, at nung nabigyan ng stem cell, nag-create siya ng nerve. Nadoktong niya yung nerve, no? Sabi ko, walang ibang magagamot dyan. At yun lang yung intervention na ginawa natin, nadoktong yung nerve habang nag-heal, na-sustain, kaya nakakainig siya. So, yun po yung And I myself and my wife is also taking this Fortune Placenta. Am I still amazed myself? Nakakaya ko na yung mga, hindi ko na nakakaya dati. And I'm 58 years old, actually. And recently, kumain kami dyan sa may Antipolo, sa may Cloud 9. Sino na nakapunta sa Antipolo doon? Yung Cloud 9, di ba? Matakas po yun. Nasa taas yun eh. Magpapay ka, tapos yung kain na nakakya. Nung umakit ako doon sa slope, nakaya ko siya na natuloy-tuloy. Pagdating ko sa taas, actually may pahinga lang ako na isang sagot na. Sabi ko kayo sa always ko, ano yun na nakakaya to dati? Alam mo, parang 35 years old ko pa, huling nagawa ko po eh. Kaya ko yung pinag-usira lang. At meron pa kami mga experience at yung wife ko lang magpag-ibigay. Alam niyo ko yun. Nagagalit ako yan sa akin eh. Hindi ko ha, papa, mukha mo na lang yung nagagalit ha. Oo, but siya yung makakapagpag-ibigay. Kaya ako na isama ko siya ngayon eh. Kasi ang dami na naming, ang dami naming multi-level marketing na sinalihan. Hindi ayaw niya na. Huwag din lang nga, ma. Ikaw lang magpapatuloy niya. Ayun lang ako, salamat.